Okay, amazing day mga ka-GMC. And so welcome back to my channel. Meron nag-request sa akin kung pwede ko baka daw i-bike check yung bagong labas ni Promax PR30. Ayan, so medyo late na rin naman yung update ko. Ayan, marami na rin kami na i-sold out nito. Ayan, so Promax PR30 is a 2024 model. Ano nga ba yung iba niya, kaiba niya doon sa 2022-23 model ni Promax PR30? So umpisa na natin i-bike check, then i-price update itong Promax PR30 road bike 2024 model. Pero bago lahat, please like and subscribe. Okay, amazing day mga ka-GMC. So meron naman tayong bagong iba bike check. Ayan, si Promax PR30 2024 model. Ano nga ba yung binago sa kanya, compare natin doon sa old model na 2022-23 model ni Promax PR30. Ayan, so ayan si Promax PR30 natin. Ito ang latest model 2024. Ayan, kung mapapansin nyo sa kanyang frame, ayan, two-tone color, combination na siya. So isa ito sa kulay na nilabas, yung kulay yellow with gray na parang bumblebee kung titignan. Ayan, so sa frame niya, ito ay alloy na. Then ito sa kanyang top tube, ayan, medyo may mga konting design dito. Then model Promax, yung mismong brand niya. Then yung warning sign na mag-helmet kayo once na nagagamit kayo ng isang road bike. Ayan, so dito sa kanyang top tube, ang mapapansin nyo, glossy yan. Then, isang in-update, itong smooth weld yun dito sa kanyang head tube. Ayan, napakaganda, napakakinis yung Promax PR30 natin ngayon. Ayan, sa set tube naman niya, ayan, isa small frame. Ayan, yung size niya, yung 46 ay small, 48 is a medium, large is a 50. Yung basihan dito kay Promax PR30 natin na road bike. Pero ito yung available ko. Ayan, size 46 is a small frame. Ayan, so ito ay alloy na. Then naka 2x7 speed L2 R2 yung ginamit sa kanyang FD. Ganon din yung kanyang RD. Okay, so dito yung crank nya ay alloy na. Ito ay naka 2x seal bearing bottom bracket. Ito ay naka square type. Okay, so dito sa kanyang seat stay naman nakalagay yung PR30. Sa kanya namang chain stay, dito na nakalagay yung brand na Promax. Then, syempre yung FD niya ay L2R2, yung RD niya L2R2 din yan. Ito ay quick release yung kanyang hub. Then ito ay 7 speed. So bilangin na rin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed. Ito ay tread type, alloy na rin yung kanyang hub. Alloy na yung kanyang rim. Ayan, strider ng kanyang strider valve yung kanyang interior. Ayan, so gulong na ginamit sa kanya eh sa gum wall na 700x25C or tinatawagin na natin skin wall or gum wall, halos same lang din naman yan. So na may black dito sa kanyang ibabaw, tapos gilid niya medyo may pagka brown, no? Ayan, yung gum wall or tan wall, isa lang din naman yan. So yung rim nya, ito ay alloy na, double wall alloy. Din ito ay tignan natin kung ilang holes to, ano? So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Yan, 24 holes yung kanyang hubs sa likuran. Okay, dito sa kanyang set tube, seat post, ito ay 27.2. Ito ay bakal pa, stock pedal, plastic. Saddle na ginamit sa kanya ay Promax din, ang brand. Plain lang din. And seat clamp niya, it's a bolt type pa. Pagdating naman dito sa kanyang head tube, check natin dito. Ayan, so dito nakalagay yung kanyang Promax na logo, letter P. Then ito, stock headset niya sa 44-44. Then ito ay non-tapered. Then ito ay ball bearing pa. Siyempre alam naman natin pag stocks, ayan po ay isang ball bearing lang din. Sa kanya namang stem, ayan, negative. Then ito ay alloy na, drop bar niya ay steel. Then yung shifter niya, ripster kung tawagin natin, ay L2R2 na rin yan. Ito yung shifting
brakes, then ito yung release. Okay, so yan po. So sa kabila, dito naman yung sa crank niya. Sa fork naman na ginamit sa kanya ay Bakalpa Pro Max ang brand. Yan, quick release na rin yung kanyang unahang gulong. Then sa rotor naman niya ay 160mm quick release na. So ito, cable actuated mechanical disc brake. Yan, tignan naman natin yung cabling niya. Sa cabling niya, ito yung nagustuhan ko dito. Yan, naka-internal na, ano. So dito sa kanyang RD, then brakes sa likod. Yan, dito dumaan sa kanyang top tube, tapos dito sa ilalim banda papunta dito. Then dito naman yung shifter niya, yung FD and RD dumaan dito sa ilalim. O yan, sa gilid ng kanyang down tube. Okay, yung malinis siya tignan. Itong Pro Max PR30 natin. Ayan. So ano nga ba yung iniba niya doon sa unang model natin na Pro Max PR30? Ayan, isa frame. Ayan, yung frame niya, syempre mas gumanda na yung frame niya kasi yung frame ng PR30 natin na old model, ayan, medyo may pagka-tubular yun dito. Dito medyo may pagka-aero, then malos gumanda yung kulay niya, then yung forma niya maangas na tignan. Ayan. So, isang hindi nago, syempre, ayan, wala naman dito. Binago dito yung gulong 1100x25C. Then yung fork na ginamit sa kanya, yung PR30 kasi na luma ay yung pwedeng gawing gravel bike, so malapad yung mismong clearance niya. Like dito, yung fork na ginamit niya is pang road bike na talaga. Ayan, so meron ako separate update noon, yung Pro Max PR30 na old model. Ayan, na pwedeng gawing gravel bike. Pero ito, yung 2024 model, ayan, so road bike lang din talaga. So isang binago dito, ayan, so yung rotor, yung old model ay the tread type na klase ng rotor, no? So ito separate na. So ito yung lagi naman natin nakikita lang sa mga halos upgraded version na ng mga hub. Ayan, so bolt type dito, hindi na sa detread. Separate na po siya sa mismong hub niya. Sa pambinago sa kanya, yung mismong rim niya. Ayan, mas gumanda, mas konti yung kanyang spokes. Okay, sa bigat, hindi ko matitimbang kasi sira po yung timbangan natin. Pero I think kung tatanungin, mas magaan ito compare mo doon sa old model na Pro Max PR30 natin. Sa presyo naman, price nito ngayon mas pinamura na. Ayan, yung presyo ng Pro Max PR30 dati is 8,700 with 5 freebies, glove, tube, machine guard, arm sleeve, tail light, or isang helmet. Available sa TikTok with 5 freebies po yan, 8,700. Ngayon, maabihin mo na lang siya ng 8,200 with 5 freebies, glove, tube, machine guard, arm sleeve, tail light, cash pick up less 200. Ayan. So, ayan po yung Pro Max PR30 model natin. Comment down below kung nagustuhan nyo yung bagong update nitong Pro Max PR30. Ayan. So, kung ako ang tatanungin nyo, kung 8,000 pesos ang budget nyo, ayan, isa ito sa iano ko sa inyo na sulit na rin na pwedeng gawing basic road bike na kung tawagin naman natin ay STI, pero ito ay Bripster. Ayan lang po yung pinagbasihan niya. So ito yung pinakamurang road bike na naka-Bripster. Yan si Pro Max PR30 road bike.